Hello! Kumusta mga kabayan? Welcome ulit dito sa panibago nating video at kung panibagong viewers ka lang po, huwag kalimutang i-like, share at subscribe na rin ang channel na to. Hours ago, nagulat ang social media dahil sa isang post ng isa nating kababayang Pinay OFW kasambahay ang pinagmalapitan ng tatlong amo sa bansang Kuwait. Opo, tama ang narinig nyo mga kabayan. Pinagtulungan ng tatlong amo ang isa nating kababayang OFW. Ang naturang post ay nilalaman ng mga ebidensyang mga larawan na patunay sa sobrang sinapit ni kabayan sa kanyang tatlong amo. Nakasaad din sa caption ng post na, "To Philippine Embassy Kuwait, pakitulungan ang kababayan natin na pinagmalupitan ng tatlo niyang amo, kung saan pinagtulungan kalmutin ng karayom ang buong katawan niya. At nangyari lang ito kahapon. Sa ngayon ay hindi na makontak ang pamilya niya sa Pinas. Walang action ang agency. OFW Reyna Edna Pabinget Manalo." Ipinost ito ng isang concern OFW din sa naturang bansa na naawa sa sinapit ni kabayan. Pinangalanan niya itong si Reyna Edna Pabinget Manalo. Under siya sa agency na Mariam Mubarak Al-Adwan Domestic Office. Wala mang nabanggit na kadahilanan at rason kung bakit nangyari na pinagtulungan siyang pagmalupitan ng tatlo niyang amo, kita pa rin sa mga larawan ni kabayan na hindi makatarungan ang ginawa sa kanya. Pinagkakalmot siya sa buong katawan gamit ang isang karayom ng tatlo niyang amo. Kita naman kasi halos markado ang mga kalmot ng kanyang dalawang kamay na may namumuupang mga dugo. Ramdam ni kabayan ang hapdi nito. Gayon din ang kanyang dibdib na siya namang pinakita at kinuhanan ng larawan na halos mahahaba ang mga markadong mga kalmot at namumuurin ang mga dugo. Makikita natin na talagang grabe ang ginawa kay kabayan. Kung iisipin lang natin maigi, hindi magkakaroon ng mga markang ganyan kung hindi hinawakan si kabayan. Dahil sa tatlo sila, maaari nating isipin na may humawak kay kabayan at ang iba kinakalmot siya. Hapdi at kirot ang dulot ng mga kalmot ni kabayan sa kanyang mga kamay at dibdib. Madaming nainis, nagalit at naawang mga netizen at mga kapon nating mga OFW nang makita ang naturang post na naging kalagayan ni kabayan sa kamay ng kanyang mga amo. Na umabot na ito sa 770 likes, 195 comments at 1,000 shares. Sabi ng mga concern at nakakita sa kalagayan ni kabayan, "Grabe ang lulupit ng mga amo na yan. Kailangan maparusahan yan. Kawawa naman si kabayan. Sobrang hirap na nga sa mga trabaho, gaganyanin pa. Napakasalbahe naman mga amo mo. May mga amo talagang ganyan. Mga demonyong walang awa. Sana matulungan si kabayan. Dahil kawawa naman, baka ano pang mangyari sa kanya. Hindi tao amo niya, kundi aswang. Sakit sa dibdib tingnan si kabayan. Makagat ka nga lang na langgam, masakit na. Yan pa kayang karayong kinalmot ng tatlong hayop na amo niya. Sana matulungan agad si kabayan ni Sir Rapi Tulpo in Action para mapauwi na ng Pilipinas si kabayan. Sobrang kawawa naman. God bless kabayan. Kung tayo ang nagkamali, kulong bitay agad. Pero once sila ang may kasalanan, nasa utak nila pera lang ang katapat sa atin. Pero pasensya sila. Hindi lahat ng mga OFW ay mukhang pera. Dapat lumaban din tayo. Pag alam na nating nasa tama tayo mga kabayan. Diyos ko po, mga wala talaga silang awa.
dahil sa mga shares ng mga netizen na kaabot na ito sa Embahada ng Pilipinas ng Bansang Kuwait at gumagalaw na sila. At kasalukuyang hinahanap si Kabayan kung saan mismong lugar siya andoon. Dahil sa ngayon, hindi na makontak si Kabayan na sana mahanap siya sa madaling panahon bago pa anong mangyari sa kanya. Gayon din ang ahensya ni Kabayan na sana sila ang unang aaksyon para kay Kabayan. So hanggang doon lang po, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa video dito. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, share at subscribe na rin plus click na notification bell para lagi po kayong update kapag may panibago tayong video tungkol sa mga OFW, OFW news, OFW update at mga OFW documentary sa channel na to. Muli, ako po si Axel Vlog na nagsasabing God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.